So last time nagkaroon tayo ng review pagdating dun sa napakalaking rune changes ng Wild Rift. And the next one would be of course a review din ng mga bagong boots plus enchantments din dito sa Wild Rift, no? Sobrang loaded talaga ng patch 4.3. Pero when I say loaded sa loaded, hindi pa tayo tapos. Dahil marami talagang update sa patch na to, no? Kasi this time, ang i-discuss naman natin para sa video na to for patch 4.3 ay ang kanilang systems update. Huwag na natin patagalin, simulan na natin. Gaya nga na napag-usapan natin dun sa boots and enchantment update. Nagkaroon din ng update ang pagbili mismo ng enchantment. The time of purchasing enchantments is now limited to 6 minutes in the Summoner's Rift. Like I said in my last video, kaya ito inintroduce ng Riot ay dahil sa napakaraming elements ang gumagalaw sa early game ng laro. You have the new runes which actually has the biggest impact madalas sa early game. As you also have the new and updated boot set at meron ka ding bago at updated na mga boots. Kung saan kahit ito ay mas nagmahal, okay lang kasi may mga dinagdag pang stats nito at pwede mo na siyang mabuild alongside with the boots plus a component item plus the recipe. So, nagagets nyo ba, no? Imagine the chaos that can really happen around the 4-minute mark kung saan may mga ultimate yung mga tao. Meron na silang parang semi-first item kasi you have the boots na parang full item na rin. Meron na rin yung added stats. Tapos may dagdag pang abilities mula doon sa enchantment. I really feel na parang medyo mahirap i-balance ito and masyadong maraming elements nga naman talagang inilalagay doon sa early game. And it is quite intuitive na ang gagawin na lang talaga ng mga developers ng Riot ay alisin muna ito tapos dahan-dahan na lang ibalik should they need to. Eh, hindi nga rin to ganun ka-punishing alisin, no? Unless mapapansin mo. Since in the first place, ganun naman talaga yung laro, eh, di ba? Hindi naman tayo nakakita ng sobrang grabbing early enchant. Lalo pa walang masyadong raw stats na nakukuha mula doon sa mga boots. Tapos ngayon, na-introduce tayo sa isa sa mga pinaka-interesting and I think important na systems update for this patch 4.3. Ang tawag nila dito ay ang Mechanism of Strategic Point. Gusto ko yung term, Mechanism of Strategic Point. Sa totoo lang, ang tawag talaga dito, Comeback Mechanic. Pero gets ko rin kung bakit hindi na lang nilagay na comeback mechanic. Napaka-polarizing kasi na term nung comeback mechanic, eh. Kapag sinabi mong lagyan mo ng comeback mechanic yung game, yung reaction ng mga tao, dala-dalawa lang. Either gusto nila or ayaw nila. Pero kapag binasa mo talaga yung description, guys, comeback mechanic talaga to, no? Ang decision daw nila is that yung games daw para mas maging fair or at para walang team na masyado nag-steamroll, may ini-implement silang bagong mechanic that allow yung mga players at a disadvantage to change, no, yung state ng game and ibalik yung team nila back to it. So, ano nga ba to, no? So, sabi daw, in the mid game or late game, kapag yung isang team is at a disadvantage, may mga strategic points daw na ipoprovide sa kanila. Now, kapag na-seize nila itong strategic points na to, most likely in the form of turrets, na makikita nyo parang nag-glow ba, these strategic points will grant bonus gold kapag na-seize mo or nasira mo, nakuha mo yung objective. Kung di ako nagkakamali, kasama rin yata yung mga epic monsters dito. At kapag mas makapal pa yung gap, no, mula doon sa losing team at winning team, mag-i-introduce pa yung game ng additional kill bounty. And ang mayayari dito is kapag napatay yung enemy champion, lahat ng members ng team ay makukuhang small amount of gold as a share. Ngayon, as a personal opinion ko dito, I actually like this mechanic. Kasi kahit sabihin natin na parang ang weird naman or ang pangit naman, especially kapag pinaghirapan mo naman yung lead mo, mas fan ako nung idea na inaalis mo yung frustration doon sa game. And at least it gives you hope, no? It gives the losing team hope to really just focus in and still get chance is not to get back into the game. Hindi lang yon, nagdadagdag rin to ng bagong mechanic kung saan yung mid game or late game mo ay nagkakaroon ng malaking value talaga yung pagkuha ng objective. Lalo na kung behind kayo. And this would actually prompt a lot of players on considering yung runes nila at playstyle nila that maybe instead of kill base, which is okay lang naman kung kill base, ay maging objective base. Then, hindi yung ganitong lasting mechanic is that kapag mas behind kayo, kailangan yung taasan yung team play nyo lalo. Pero may isang bagay lang yung hindi gusto sa update na to. Yun ay ang hindi nakalagay yung specifics. Hindi nakalagay specifics, walang numbers, no? Nakasulat lang mid game or late game, nakasulat lang merong bounty. Hindi ko alam kung paano ba to, nag-i-scale ba to through time, nag-i-scale ba to depende sa lead, meron ba tong formulang malupit. As in, sana mag-release sila ng update or notes, no, about this one. Kasi I know kahit medyo parang hassle basahin to, babasahin ko yon. Pero yeah, Mechanism of Strategic Point. Then we also have an update pagdating naman doon sa Nexus Shield. Para sa nila, na-fulfill naman ni Nexus Shield yung kailangan niyang gawin, pero napapatagal niya pa rin yung games, no, unnecessarily. Kaya naman, mula 18 minutes, binawasin nila ng 2 minutes at ang Nexus Shield ay mag-expire na ngayon earlier at the 16-minute mark. And yeah, I totally agree on this.
I mean, meron namang comeback mechanic eh. So, yun na lang i-avail. Pero yung sa next season, medyo weirdo talaga na parang hype na kayo dun sa push, tas ma-realize nyo sobrang aga nyo pa pala. Then, finally, sa systems update, we have a major changes pagdating doon sa Scryer's Bloom. Ito yung klase ng update na may pagka 50-50 ako, no? I do love the idea na pwede mong i-direct yung Scryer's Bloom mo, especially when you are very objective. At part talaga ng tactic mo yung pagkuha ng vision agad sa kalaban. Even yung paglagay ng vision sa kalaban using the Scryer's Bloom. Pero, kaya ako rin sinabing 50-50 kasi totoo yon. Sobrang bad trip talaga kapag yung teammate mo ay ginagamit yung Scryer's Bloom ng bara-bara or mali-mali. So, gets mo, no? Pwede mo itutok pero may chance din na pwedeng mamali. Pero we have this new update kung saan iisang direction na lang talaga at area yung nakikitaan ng Scryer's Bloom. So, like I said, 50-50 ako. Parang parehas na gusto ko yung dati and okay lang rin sa akin naman yung ngayon. At ito naman, no? Yung Scryer's Bloom will die immediately kapag inatake without providing any vision effect. Ibig sabihin kapag inagaw mo yung Scryer's Bloom ng kalaban o kaya naagaw mo ngayon ng Scryer's Bloom, wala nang visual effect to. Which, ako leaning more on a yes. Kaysa 50-50. Although, yeah, you know, gusto ko rin na nag-i-invade tapos kinukuha yung Scryer's Bloom ng kalaban. Pag behind ka talaga, sobrang hassle, pre. No, na nakikitaan ka at naaga yung Scryer's Bloom. Not to mention kasi yung Scryer's Bloom sa jungle nyo, ang dali rin kunin. Lalo pa kapag marunong mag-timer yung kalaban nito. And yeah, also, in-extend nila yung vision ng Scryer's Bloom na nakikita din yung Dragon Pit. So, there is that, no? This is a major patch cycle. Kaya naman, it totally makes sense naman that they will be putting a lot of big changes. Hindi lang actually sa runes o kaya sa mga items or champions, but rather on the gameplay itself. So, ito nga yung mga systems update para sa patch 4.3 ng Wild Rift. Anyway, sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na yun. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections what do you think of the video. At ano pa mga future videos na gusto nyo mapanood dito sa ating channel. I am Shinbu with 149 and as always, lahat kayong gamers, mabuhay!